Sa pong pinagpalang gabi sa lahat, maraming salamat sapagkat sa araw pong ito, muli tayo makakarinig ng mabuting balita. Ngayon po ay September 7, 2022 at ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Pinupuri ka namin, Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito. Bagamat nagkaroon kami ng mga kapagurang pisikal, maraming salamat sapagkat sa mga oras na ito, ang aming spirito naman ang makipag-connect sa iyong spirito sapagkat ikaw ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo po ako sa mga pagkukulang at kasalanang nagawa ko po sa araw na ito. Linisin mo po ang aking puso at bigyan ng kababaang loob. Wisdom and humility, Lord, and not my will but your will be done. Gayun din po, ang gagamitin niyo pong daluyan ng inyong mensahe na si Sister Teresita de Guzman. Pagkahipuhin mo rin siya, Panginoon, at bigyan ng karunungan upang sa ganoon ang tanging mensahe lamang na mula sa iyo ang kang mamumutawi sa kanyang labi. At gayun din po ang mga makakarinig ng mabuting balita. Panginoon, ano po man ang kapaguran namin sa buong maghapon, maraming salamat sa kalakasan at sa kaligtasan. Witigit sa lahat na way, matandaan namin ang sinabi ng Panginoong Yesus na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Lord, ito po'y pagkain naming spiritual, na way, hindi lamang physical na katawan namin ang aming pinakakain, kundi ang aming espiritu, upang aming kaluway mapunta sa iyong kaharian. Come Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ng mabuting balita online. Kung ano po yung gospel sa simbahan Monday to Sunday, yun po yung ating pinagninilayan. Usually po ay 7 o'clock to, kaya lang, kumisan ay iba po yung oras kasi depende sa signal. Kamukha ngayon, hirap na hirap akong pumasok sa signal eh. Pero salamat na sa Diyos, nakapasok na rin. And syempre, kailangan natin makarinig ng mabuting balita everyday po. Kasi po, utos din po yun ng Diyos na pagnilaya natin ng Bible everyday. Hindi naman po kasi 10 utos lang ang dapat natin sundin. Marami pong inuutos sa atin ng Panginoon. At isa na dyan yung paglilingkod sa Diyos. Bilang nilikha ng Diyos, kailangan po seek first the kingdom of God. Kasi nagkakaroon naman po tayo ng panibagong araw kasi siya po yung nagbe-bless. Hindi po magkakaroon ng September 7, 2022 kung hindi po pinayagan ng ating Ama sa langit. So sana po huwag mo po matapos yung araw na hindi tayo nananalangin, hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi po tayo humihingi ng sorry. Kasi po, para namang wala naman yata sa sistema natin ng Panginoon pagka ganun. Alam naman po natin na sa isang kisap mata lang niya, ay pwede niyang padala ang Panginoong Jesus. Pero mabait at mabuti ang Diyos dahil pandemic pa lang yung pinatikim niya sa tao, hindi pa yung second coming. So sana po, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, nawa magkaroon po tayo ng desire na sa pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Panginoon. Ayan, nakita ko na si Sister Teresita. So ipapasok na kita kaagad. Baka mamaya magtampo na naman si signal. Ayan, siya po yung gagamitin ng Panginoon para magnilay po. Sister, pwede anong cellphone ang gamitin mo? Hindi ko pa nakikita yung brindem on camera eh. Ang nakalagay pala yung comment mo na hello po. So sana, cellphone ang gamitin mo. Para makita ko yung pangalan mo sa screen. Nakikita na kita ngayon, kaya lang, wala yung bring them on camera. So, iba ka ng lugar, baka ikaw naman ang mahina signal. Amen. So, habang iniintay po natin si Sister Teresita, magbibigay na po ako ng idea tungkol sa Thursday Gospel.
Ito ba itong call, nagmula kay San Mateo, chapter 1, verses 1 to 16. At ito po itong call sa pinagmulang angkan ng Panginoong Jesus. Alam naman po natin ang Panginoong Jesus ay... Okay, cellphone nga yung ginamit mo. Bakit kanina, pag nakikita kita, nakalagay, bring them home camera eh. Ba't ngayon wala? Pakiclick mo yung mismong live ko para makita mo yung mga ano, mga comment, ganun. O kaya, mag-refresh ka ng ano mo, ng cellphone mo. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Pinatay ko ulit yung cellphone ko. Ay, nirestart ko lang pala yung cellphone ko. Tapos umanap ako ng magandang signal. Ayan, nakapag-live na ako. So, try mong i-restart yung phone mo, tapos mag-iba ka ng lugar. Doon ka sa dating mong lugar. Tapos, manood ka uli. Ha? Hintayin kita, ha? So, habang hinihintay kita, mag-share na rin ako. So, yun nga po yung sinasabi ko na ang Thursday Gospel po ngayon tungkol sa pinagmula ng Panginoong Jesus. Lahat po tayo may pinagmulan. Walang taong putok sa buho. O hindi natin sasabihin na, saan ka nagmula? Sino nanay mo? Sino tatay mo? Lahat tayo may pinagmulan. Natural ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, meron din siyang pinagmulan, hindi pwedeng wala. So, nagmula yan sa, bago pa ang Panginoong Jesus, nandiyan na yung mga nauna sa kanya. Kamukha ng mga hari, ng mga propeta. Amen? Pero, in reality, nung likhain ng Diyos ang mundo, nandun na ang Panginoong Jesus. Hindi pa nga lang siya nire-reveal. Siya yung binabanggit sa Juan na ang salita. Simula pa, nandun ang salita, nagkatawag tao ang salita, ang salita ay Diyos. Yung salita doon, ang Panginoong Jesus mismo yun. So, since ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, di ba sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay niya yung kanyang buktong na anak at yun nga yung Panginoong Jesus. Bakit nga ba, no? So bago tayo pumunta doon sa mga angkan-angkan na pinagmulan, bakit nga ba ang Panginoong Jesus ang ibinigay para mag-alay ng buhay? Para sa pagtubos ng ating mga kasalanan? Kasi po, sa panahon pa lang po ni Eva at Adan, nagkasala na ang ating mga unang magulang. So, nasira yung plano ng Diyos na bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung ano nga, yung paradise kung saan walang nagkakasakit, walang nagugutom. So, nasira po yun, no? So, ngayon gusto pong ibalik ng Diyos Ama yung ganung buhay na dapat ay meron tayo ngayon. Kaya, after na magkasala ang mga una nating magulang, si Eva at Adan, oh, pero bakit wala pa rin Sister Teresita? Hindi ka pa rin ano. Wala pa rin yung bring them on camera. Bakit kaya? Ito oh, meron. Itong sila Brother Ricardo, si Sister Jocelyn Johnson. Meron silang mga bring them on camera. So, sana, ba't ikaw wala? Ano ka pa nga? Tawag dito, comment ka pa nga. Hindi kita mapasok, hindi kita may add. So, hintayin ko na lang. So, yun na nga po, no? Yung mga unang magulang natin, nagkasala. So, yun po yung pinagmulan ng lahat ng tao, si Eva at Adan. So, ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos talaga, hindi ganyan eh. Itong mga naranasan nating sakit, mga pandemic, mga ano, hindi eh. Mga digmaan, hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya lang, since binigyan ng Diyos ang ating mga unang magulang ng free will, kalayaang pumili, ay yun po ang nangyari. Natukso nga si Eva. At niyayapan niya si Adan. So, pagkatapos ni Eva at Adan, dumating na yung mga propeta. Andiyan na sila Abraham, sila Noah. Marami na, no? Yun yung mga propeta na ginamit ng Diyos para magpahayag ng kanyang mga mensahe, kamukha nung magbalik loob na kayo. Yan, yun na, pagsisihan nyo na yung mga kasalanan nyo, magbalik loob na kayo. Yan yung trabaho ng mga propeta eh. Sila yung representative ng Diyos.
Kaya lang, sa dinami-dami ng mga propeta na kilala natin, kamula kamukha nila Isaac. Amen. Hanggang sa dumating yung mga hari. Sino ba yung mga hari na kilala natin? Si Haring Solomon. Amen. So, wala pa rin. Hindi pa rin, marami pa rin tao nagbabalik sa kasalanan. Kahit narinig na nila yung mga utos ng Diyos. Si Moises, di ba sa kanya binigay yung 10 utos ng Diyos? Wala rin. Hanggang sa panahon natin ngayon, nagkakasala pa rin yung tao. At ang masama, ang kasalanan ng tao ngayon, mas grabe kaysa doon sa kasalanan nung unang ginunaw ng Diyos ang mundo. Kasi ang kasalanan ng tao ngayon, high-tech na eh. Sa social media lang eh. Ano na, dipindot na eh. Pwede ka na magkasala eh. Sa, ano ba, may galit ka sa kapwa mo eh. Isang post mo lang yan sa social media, kasalanan na yan. Samantalang ang utos ng Diyos, ibigin mo yung paaway. So, iba na yung level ng kasalanan ng tao ngayon. Ang level ng kasalanan ng tao ngayon, hindi na sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang nangyayari kasi sa mundo natin ngayon, ang nagkahari, si Satanas. So, wala pa yung second coming. So, kung mapapansin nyo, pag nanonood kayo sa mga YouTube, social media, huwag natin gagayahin kung ano yung ginagawa ng mga sikat na artista, politiko, tao. Hindi natin pwede sabihin na ginagawa nila yon, okay na. Kasi, wala na eh, accept na ng society eh. Kaya kung meron kong ganitong gawain na online, na Facebook Live ng Daily Gospel, para muli tayong paalalahanan ng Panginoon na nililigaw tayo ng social media. Hindi porke babae sa babae, lalaki sa lalaki, yung mga hiwalay, yung mga patayan, yung tatay nire-rape na yung anak. Di po ba? Nang re-rape ng dalaga, pinapatay, diba na, gabi na, hindi na siya kasalanan eh. Ano na siya eh, gawain na siya ng demonyo. Hindi magagawa ng tao yung mga ganun karumag-dumal na krimen. So, bakit po natin ito nasasabi? Kasi, may kinalaman to sa pinagmula ng angkan ng Panginoong Jesus. So, wala pa rin po, hindi pa rin lumalabas, sister, yung bring them on camera. Hindi ko po alam kung bakit. First time ko lang may encounter na ang tagal-tagal mo nang nagko-comment, ayaw ko papasukin. Pero yung ibang viewers, meron silang bring them on camera. Sige, ano pa rin uli? Try mo pa rin uli mag-restart. So, yun nga po. Yung pinagmula ng Panginoong Jesus, mahalaga po yun. Kasi, doon natin makikita na nagkatabang tao ang Panginoon, pero yung mga pinagmula niya, naging makasalanan din. Kasi kamukha ni Moises, ni Abraham, hindi naman silang perfectong tao eh. Meron din silang mga kahinaan. Yung mga hanggang sa nagpasalin-salin na yan. Hanggang sa sabi ng Diyos, Ama, ano ba ito? Dami ko nang pinadala. Ayaw pa rin makinig ang tao. Ayaw pa rin magbalik loob. Ibigay ko na nga ang aking buktong na anak. Ay, perfecto! Pero anong nangyari? Nagkatawang tao ang Panginoon, nangaral, nag-cast out ng demonyo, nagbuhay ng patay. Pero ano pa rin ang nangyari? Hanggang sa panahon natin ngayon, open book na ang Bible. Kumbaga sa test, open book na. Alam na natin dapat ang gawin natin kapag tayo nasusuong sa tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. Open na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sinusunod ng mga tao ang Bible, ang utos ng Diyos. Bakit? Kasi naganap na ang sinabi sa Bible na darating ang panahon, hindi na makikinig ang tao. Susundin na lang ng tao kung ano ang gusto niya. Kaya yun na nga, nangyari na. Sinabi sa Bible, magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng mga sakuna, bagyo, di ba? Mga tsunami. Sinabi na magkakaroon ng mga bulaang propeta. Sinabi sa Bible na magkakagalit ang ama sa anak, ina sa lahat, halos lahat ng sinabi sa Bible, natanda na muling pagbabalik ng Panginoon, nangyayari na. Tapos na po yung Old Testament, New Testament, nasa Revelation na po tayo. Anytime Jesus will come, parang magnanakaw. Kamukha nung unang pagbunaw, nung di ba, nung si Noah, nagagawa siya ng malaking arko,
niyayaya niya yung mga tao na sumakay kasi babaha for 40 days and 40 nights. Pero pinagtatawanan lang siya ng mga tao. Sabi si Raulo naman yun, oh, itirik-tirik ng araw kung nagtatayo ng ganyan. Ngayon ka po sa panahon natin. Sino po ba yung tao interesado makinig ng gospel everyday? Wala na. Halos wala na. Tuwing Sunday na lang. Eh bakit po Sunday lang tayo nakikinig ng gospel? Eh araw-araw tayong binubuhay ng Diyos. Eh pagkain spiritual po natin to. Wala pong halaga sa Diyos kung mayaman ka, matalino ka, mataas pinag-aralan mo. Kaano yan eh? Kabubuhan po tawag doon. Hindi kabubuhan eh, kaano. Kumbaga hindi yan kayamanan, kadukhaan yan sa paningin ng Diyos. Sapagat ang gusto ng Diyos, hindi talino, kundi karunungan. Kamangmangan, yun yung word. Kamangmangan. Kaya mangmang po tayo. Sabi nga, di ba merong talinghaga? Yung hangal. Hangal, sinabi doon sa talinghaga, hangal ka. Hangal ka yung sa mayama, eh yung sa tao na, ano, yung marami na siyang ano sa bukid, marami siyang inani. Tapos sabi niya, ay, marami na akong ani, gigibayin ko yung kamali ko, magtatayo pa ako ng mas malaki. Pwede na akong magpa-enjoy sa life, marami na akong ano eh, pera eh, ng pagkain eh. Eh sabi ng Diyos, hangal, ngayong gabi, kukunin kita. So ganun din po tayo, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. So hangal tayo kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga po ang number one ng utos ng Diyos is to love God above all eh. With all your heart, soul, di ba? So, ayaw ng Diyos na meron tayong mahal na iba, siya lang dapat. Siya lang dapat. Yung pagmamahal po natin sa ating magulang, asawa, ambun lang yan. Yan na lang yung resulta ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya lang, ang tao, ang Diyos, maraming kahati sa puso natin. Pero, pagtatagpuan mo na ang Diyos, nakipagrelasyon ka talaga sa Kanya, sumuko ka talaga ng 100% sa Kanya, lahat ng mga kasalanan mo, ibinigay mo sa Kanya, nagbago ka, eh natagpuan mo na yung totoong kayamanan. Amen. So, Sister Teresita, bumalik ka na ba? Ayun na talaga pumasok, no? Wala talaga, Sister. Inaabangan ko magbunig demo ang camera. So, ituloy ko na lang. So, nakikwento ko lang po sa iyo yung mga bagay na ito. Kasi, ang Panginoong Jesus, pumili ang Diyos Ama ng isang babaeng malinis. At yan nga yung si Mama Mary o si Maria. Hindi naman ilalagay ng amang Diyos sa sinapupunan ng isang babaeng makasalanan ang Panginoon. Kasi, Diyos ang Panginoong Jesus. Naniniwala po tayo as Catholic na si ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kahit sabihin natin, meron tayong isang Diyos sa tatlong persona, eh, that's the mystery of our faith. Amen? Parang ako, ako si Sister Angelica, pag nasa bahay ako, nanay ako, pag nasa trabaho ako, empleyado ako. Kapag nandito ako, nagsasalita, preacher ako. Kapag halimbawa, nasa mga kaibigan ko ako, kaibigan nila ako, best friend nila ako. So, ang dami kong ginagampanan, pero ako lang yun. Ako din yun. So, ganun din ang Diyos. Bagamat ang Ama ang nagdikha, si Jesus ang nagdigtas, at ang Banal na Espiritu, ang siyang gumagabay sa atin, isa lang yun. Nagkakasundo sila sa isang hangarin, yung pag-ibig. Pag-ibig sa ating mga makasalanan. Alam niyo po kung ano po may maririnig niyo ngayon? Ito po ay pag-ibig ng Diyos. Hindi pa tayo hinuhusgahan ng Diyos. Wala pa tayo sa point na yon eh. Habang nabubuhay tayo, puro habag at awa ang binibigay ng Panginoon. Yung judgment, pag tayo namatay na at humarap na sa judgment day, yun na yon. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kasi may mga ganitong gawain online na hindi ka na kailangan mamasahe. Andiyan ka lang, nakaupo, lumakay, nagpapahinga, o mama, nasa biyahe ka. Makakarinig ka. Kasi malalaki na po tayo. Yun nga ang problema, kung kailan ba tumatanda ang tao, mas nagiging immatured spiritually. Yan po tinatawag natin na buhay physical, pero patay spiritual. So, ang dami ko sinasabi, no? Kasi hinihintay ko si Sister Teresita na pumasok. Ayaw talaga. Okay na po ba? Hindi pa rin. Wala pa rin yung bring them on camera.
So, ngayon punta na talaga tayo dun sa pinaka-gospel. Marami pong pinagmula ng Panginoong Jesus, no? Binanggit po dyan, no? Hindi ko na po isa-isa yung mga pangalan. Pero since dun tayo sa senaryo na pilili na ng Ama si Mama Mary na siya na, kasi itong babae na to, bukod tangi. Kaya nga meron tayong dasal na Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalan, di ba? Yun ang panalangin natin kay Mama Mary. Kasi talagang pinagpala siya, bukod tangi siya sa lahat ng babae. Bakit? Nakita ng Diyos sa kanya yung pagiging masunurin. Biro mo, dalaga si Mama Mary. Wala siyang asawa. Boyfriend niya noon si ano, si Joseph o si Jose. Tapos, bigla na lang sasabihin sa kanya ng anghel ng Diyos, oy, ano ha, ikaw ang gagamitin ng Diyos para maging mabubuntis ka. Mabubuntis ka. Eh sa panahon natin ngayon, mabuntis ka, ewan ko na lang. Pag-chichismisan ka ng kapitbahay mo. O kaya, the worst, ang pagbubuntis ngayon ng isang dalaga, hindi na yan issue. Hanggap na yan sa society. Ng society, hindi ng Diyos. Kasi dapat, bago kang magbuntis, eh dapat may asawa at kasal. Kasi mortal sin yun sa Catholic faith. And then, yun na nga, pinili na nga si Mama Mary, kasi Mama Mary din ngayon eh. So, pinili na nga si Mama Mary. Ano ngayon ang tugon ni Mama Mary? Opo, mangyari nawa ang sinabi niyo sa akin. Ilang tao, ilang Mama Mary, ilang babae, o sabihin na natin, ilang tao ang papayag sa ganung sitwasyon? Manganganak ka, hindi ka naman silipingan. Tapos, sasabihin mo pa na ito'y anak ng Diyos, eh mukha kang luka-luka pag ganun ang ginawa mo. Pero si Mama Mary, hindi niya yun inisip. Kapag sinabi ng Diyos, ang sagot lang niya, opo, mangyari. Sana ganun tayo, no? Kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, isipin natin gusto ba ito ng Diyos, kalooban ba ito ng Diyos? O sabihin natin na, sinabi ng Diyos na ibigin mo yung kaaway, ang sagot mo lang dapat, opo, mangyari ang sinabi niyo po sa akin. Kaso, kapag may utos ang Diyos, mareklamo ang tao, hindi niya sinusunod. Bakit ako, bakit ko papatawarin yan? Laki-laki ng kasalanan sa akin yun eh. Nangangatwiran tayo, samantala si Mama Mary, yun lang ang sagot niya, opo, mangyari. Let your will be done. Ganun siya. So, nangyari na nga, nabuntis siya. Eh ngayon, itong si Jose, balak nga niyang hiwalayan si Mama Mary kasi, syempre kahiya-hiya naman ha, hindi pa nga sila kasal, tapos, buntis na. Pero sabi nga, nagpakita ang anghel kay Jose, sabi, hindi, ganito ang plano ng Diyos. Hanggang sa dumating na nga time na, nagbuntis si Mama Mary, nanganak siya, at ayun na, pasinilang na ang Panginoong Jesus. At malapit na ang December, alalahanin na naman natin ang pagsilang ng Panginoong Jesus. So, yan po yung senaryo ng mabuting balita. Ngayon, dalhin natin yung senaryo sa panahon natin ngayon. Yung practical naman natin. Kasi, alam niyo po, pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, isipin po natin ang Panginoon anong sasalita po sa atin. Huwag niyo po akong ako. Huwag niyo tingnan as ako. Kasi hindi naman po bababa ang Diyos dito para mag-Facebook live. Eh gagamit po talaga ng tao yun. Sa panahon natin, pare, preacher, di po ba? Basta nakatuon lang po tayo. Kasi kahit ako nasasalita, tinutuon po din yung isip ko at puso ko at spirito ko sa mensahe ng Diyos. So, gawin natin practical. Excuse me po. Good evening, Sister Celia Felipe. Namimiss na kita. Kamusta ka na? So, sana po pag walang audio, mag-comment po kayo para alam ko na wala na pala akong sound. Kasi minsan ganun eh. Salita ko ng salita, wala na palang sound sa inyo. So, paki-comment na lang po. Ngayon po, kung gusto nyo magsama ng ipapag-pray ko sa closing prayer, pwede nyo din i-comment. Sabihin nyo, Sister Angelica, pakisama naman sa prayer mo mamaya, si ganito, si ganyan. O magpasalamat kayo. Or, eto po, mag-share kayo. Pakishare na lang po tong live na Facebook ko. Live ng Facebook, Daily Gospel.
Ayun na, so practical na tayo. Ngayon pong panahon na ito, ilan po ba ang Mama Mary sa panahon natin ngayon? Ibig ko sabihin, ilang tao ba ang tinataglay ang ugali ni Maria, ni Inang Maria? Masasabi natin na sa isang barangay, maswerte na kung meron kahit man lang dalawa. Sa isang barangay po, ilan po ba ang tao? Minsan inaabot po yan ng 1,000. Palagay na natin, maliit lang na barangay, 2,000. Palagay lang natin ha. So sa 2,000 sa isang barangay, ilan talaga ang may ugaling Mama Mary? Barangay pa lang po yung pinag-uusapan natin, hindi pa munisipalidad, hindi pa buong Pilipinas, hindi pa buong mundo. Bakit po? Hindi madaling sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po isinilang na likas na makasalanan. Kaya na dapat, ang totoong laban sa mundo ito is between flesh and spirit. Hindi naman talaga si COVID ang kalaban natin eh. Hindi naman talaga dapat si COVID ang katakutan natin eh. Yung kasalanan. Kasi yung katawang lupa natin, magka-COVID man yan, mamatay man yan, eh, magiging alabok din naman yan eh. Eh, paano yung lumabas sa physical nating katawan, yung kaluluwa at espiritu? Saan yung pupunta? Eh, yun ay, yung pupuntahan ng espiritu natin o kaluluwa natin is either impyerno o langit, eh, habang buhay na yun, wala na yung katapusan. Eh, dito sa mundo, may katapusan. So, ilan yung Mama Mary sa atin? Amen. At yun ay magsisimula sa pamilya natin, sa mag-asawa. Kayo po, meron kayong nanay, tatay, mga anak, lolo, lola. Lahat yan may pinagmulan, may ninuno. Ako, may ninuno ko. Yung nanay ko, tatay ko, yung tatay at nanay ko, may nanay at tatay, yun ang lolo at lola ko. May pinagmulan yan. Parang yung gospel, may pinagmulan ang Panginoong Jesus. Kaya nagiging ganito ang mundo, maraming kasalanan, nagmumula yan sa tahanan. Kasi ang basic institution ay family. Kung sa tahanan pa lang, sa mag-asawa pa lang, nandoon na ang Panginoong Jesus, walang broken marriage, walang broken family. Kaya lang, kung sa tahanan pa lang, ang mag-asawa pa lang, hindi magkasundo, dahil hindi si Kristo ang kanilang sentro, nagkakaroon ng broken family. Kaya nga mga kabataan, bago kayo pakasal sa mga boyfriend at girlfriend nyo, siguraduhin nyo muna na bago kayo mag-I do, mahal nyo at tanggap nyo ang pangit na ugali ng pakakasalan nyo. Hindi yung gwapo siya, maganda siya, matalino siya, yun na papakasalan ko na yun, hindi. Sapagkat ang buhay mag-asawa ay hindi madali. Hindi yan yung tinatawag na lalagay na ako sa tahimik. Kabaliktaran niyan, pag nag-asawa ka, lalagay ka sa maingay at magulong buhay. Ang pinagmulan ni Jesus sa gospel ngayon ay dapat tularan din natin. Nung tayo ay ikinasal, ano sabi? For better, for worse, for richer, for poorer, till death do us part. At sabi sa Bible, ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Except, syempre in every rule, there's always an exception. Kung binubugbog ka na, kung papatayin ka na, eh meron namang sinabi ang Bible tungkol sa paghihiwalay. Yun yung ano, may kasulatan. Pero hanggat walang hindi na walang visa ang kasal nyo at nakisama ka sa iba, nasa under ka ng mortal sin. Kumbaga, masasabi natin na every day, every minute of your life, nakabang na ang impyerno sa'yo. Mortal sin po yan. Yung nakikisama ka sa hindi mo asawa. Pero sabi ko nga, eh, uso na eh. Tanggap na yun ang society. Yun, kilala ko nga artista. Babae sa babae pa nga, lalaki sa lalaki. Yun nga po eh, kasi hindi na sila nakakarinig ng salita ng Diyos. O kung makarinig ba sila, ayaw nilang sundin. Gusto nila yung, eh, wala naman kami, ano eh,
Miniperwisyon ng ibang tao, nagmamahala naman kami. Alam niyo po, God is love. Pero matalino si Satanas. Gagamitin niya ang love para tayo ay lokohin. Sapagkat dumating ang demonyo to steal, to kill. Ayaw niyang nakakarinig tayo ng gospel. Kasi mabubuksan yung ating kaalaman sa katotohanan. So bakit sinabi ko po sa mag-asawa? Kaya nga po mag-asawa eh. Kasi tayo yung pagmumulan ng lahi. Halimbawa, yung tatay ko, nanay ko. Ako yung bunga, mga kapatid, kapatid ko. Ako naman na may asawa, may tatlo kong anak. Yung mga tatlong anak ko, magkakaanak yan. Magkaanak yan, yung mga apo ko. Hindi ba? So dapat, sa simula pa lang, sa lahi ko pa lang, dapat pinapalaki ko na yung mga anak ko sa araw ng Diyos. Kasi ganyan ang sabi sa Bible, palakiin mo ang mga anak mo sa araw ng Diyos. E anong nangyayari sa panahon ngayon? Ang daming bata na matalino, pero pagdating sa ugali, bagsak. Aanihin mo ang matalinong anak kung ang ugali naman pala ay bastos. Walang respeto sa kapwa, walang respeto sa magulang, mayabang. Eh mas gusto ko pa yung anak na hindi katalinuhan, pero may respeto, may takot sa Diyos. So, bilang mga magulang, kamukha ko. Dati naman, hindi naman ako nakakilala sa Diyos eh. Hindi nga ako nagsisimba noon. Hindi ako nababasa ng Bible. Pero nung nakilala ko ang Diyos, tinanggap ko siya. Ito na yung simula. Sa lahi ko magsisimula, yung ipapasa ko sa mga anak ko. So, pinalaki ko ang mga anak ko sa aral ng Diyos, sa disiplina. Kasi, yun ang itinuro sa akin ng Diyos eh. So, yung mga anak ko naman, kung ano yung natutunan nila sa akin, itatransfer naman nila yun sa anak nila. Yung mga apo ko, ganun dapat ang pagpapalaki. May naipapamana ka sa anak mo. Hindi yung pera lang. O pamamana ko sa'yo itong bahit lupa ko, kotse ko. Ano ba yan? Hindi yan ang totoong pamana. Ang totoong pamana ay yung mismo. Yung ipamana mo si Kristo, ang Diyos sa kanila. Kaya mahalaga ang mag-asawa, si Kristo ang center ng kanilang love. Commitment yan eh. You should love your wife and your husband not because of, but in spite of. Hindi yung minamahal mo na yung asawa mo pag nung maganda siya, sexy siya, bata pa siya, ngayon nagka-edad na siya, nagka-wrinkles na siya, tumaba, nagka-bilbil na, wala ka. Kasi, dapat sa mag-asawa, ang love nila sa isa't isa, kinukuha nila dapat yan sa Diyos. Because the love of God is unconditional, no matter what. Biro mo, mahal tayo ng Diyos kahit makasalanan tayo. Ang ayaw lang ng Diyos sa atin, yung kasalanan ginagawa natin. So, kapag ang quality ng pagsasama ng mag-asawa ay si Kristo, o ang Diyos ang center, sisiguraduhin ko sa inyo, magiging mabuti ang inyong mga anak. Maka-Diyos. Amen. So, pag lumabas ng bahay yung anak mo, dala niya si Kristo. Kahit hindi mo siya nakikita, gagawa't gagawa ng kabutihan niyan, kasi alam niya, nakatingin sa kanya ang Diyos. Matututo yan ang pagpapakumbaba, pagbibigay, kasi nakikita nila sa magulang nila eh. Siyempre, the best example, ang nanay at ang tatay. Pwede mo pa sabihin sa anak mo, anak, magdasal ka nga bago ka kumain. Kung yung nanay at tatay hindi nagdadasal bago kumain, eh ano ba uso may sa mga kabataan? Pupunta ng Jollibee, si selfie, pagkain, ipopos, hindi nagdasal. Mga kabataan, kapag kayo'y kumakain, pakitabi nga muna yung cellphone nyo. Kasi ang pagkain ay banal, biyaya ng Diyos. Para malasak nyo naman kung gaano kasarap yung pinaghirapan ng magulang nyo sa tulong ng Diyos. Eh ako talaga pinagbabawal ko yung ano eh. Yung cellphone pag kumakain. Pag nasa simbahan kayo, paki-off nyo. Yung cellphone nyo, bahay yun ng Diyos eh. So, mga aral na may bibigay ng magulang sa mga anak na pwedeng ipamana ng ipamana ng ipamana ng ipamana. Ganon ang gospel. Yun ang gustong ibigay ng gospel sa atin. Ngayon, kung magulang ka na
nananakit ka ng anak, babaero ka, bagulang ka na ano, ay nako, ay nang makikita, bihira na lang yung hindi ginagaya ng anak, yung magulang. Eh kung paano kung gayahin ka, higit ka pa. Amen. Tingnan yung panahon natin, ang daming broken marriage, ang daming hiwalay. Wala pa ang divorce sa Pilipinas, ang dami ng hiwalay eh. Ang katwiran nila, nagmamahalan kami. Eh, kasal ba kayo? Single mom, single dad, pinili nyo yan, pangatawanan nyo. Hindi yung single mom, single dad na kayo, humahanap pa kayo ng iba. Decision yan eh. Kaya nga diba sabi ko mga kabataan, hindi madali ang pagpakasal. Mag-isip ka muna ng maraming beses. Kamukha namin mag-asawa. O, 26 years na kami. Daan kami sa away, bate. Di ba noon? Pero, dahil si Kristo ang referee namin, magkasama pa rin kami ngayon. Hindi kami naghihiwalay. Bakit? Dahil naniniwala kami na kailangan namin pagtiisa ng isa't isa, tanggapin ng isa't isa, mahalin ang mga kahinaan ng isa't isa. Kasi ganun ang pagiging mag-asawa. Hindi yung pag may problema yung asawa mo, iiwanan mo sa ere. Hindi porke ng babae, yung asawa mo, eh iiwanan mo na. Kasi sa mag-asawa, parang kandila yan. Minsan, kumukurap-kurap, umaandap-andap yung liwanag ng asawa mo, eh ikaw, nag-flame ka. Ikaw magbigay ng liwanag sa kanya. So pag dumating ang time na pareho na kayo aandap-andap, kanino kayo kuha ng liwanag? Sa Panginoon. Eh kung wala ka Panginoon sa mag-asawa, lagi natin susundin kung ano gusto natin. Amen. So, wala pa rin si Sister Teresita. Wala pa rin Sister. So, sana nakukuha po niyo yung ibig kong sabihin. Kung kayo ngayon ay interesado sa paglilingkod sa Panginoon, ibinibigay niyo ang araw ng Panginoon sa mga anak niyo, asahan niyo, maipamamana nila yan. Kahit patay na kayo, sasabihin ng apo niyo, alam niyo yung lola niyo, ganito, ganyan. Nagsisimba yan lagi. Ganito yan, tumutulong yan. Hindi ba, patay ka na, pero ang naipamana mo, hindi kayang bilhin ng salapi. Amen. So, kamukha ng Panginoong Jesus na lumaki siya na sa araw ng Diyos, lumaki siya na talagang mabait. Sana ganun din tayo, no? Ilang kaya dito sa mundo, o sa Pilipinas na lang, ang may ugaling Mama Mary, may ugaling Jesus, ugaling Panginoong Jesus. Kaya lang, ang mga ugali ng mga tao, lahat gusto pumunta sa langit. Pero ang mga ginagawa, puro maka-impyerno. Sabi nga, ang pagsisisi nasa huli. Nililibang tayo ng Diablo. Actually, sa social media, nagtatrabaho na siya. Nagdo-double, triple time ang demonyo. Sinasabi niya, pagod ka na, tulog ka na, no? Huwag ka na makinig. Pagod ka na eh. Eh at tanong, eh kung hindi ka nagisingin ni Lord bukas, natulog ka pala na may galit sa puso. Natulog ka pala na hindi ka malang naghingi ng tawad sa Panginoon. Alam niyo, panghingi ng tawad sa Diyos, araw-araw yan. Hindi naman nag-aas si Lord ng mahabang prayer eh. Yung mula lang sa puso mo, tatanggapin na yun ng Panginoon. Pero kung natapos ang bawat araw, wala siya sa schedule mo. 24 hours ang binigyan na Diyos. Wala siya sa schedule mo. Mas matagal ka pang mag-YouTube. Ma? Mas matagal ka pang magsugal. Mas matagal ka pa sa wedding. Mas matagal ka pang makipag-chismisan. Sabi nga eh, rest back si Lord. May panahon siya dyan. Pagka patay na tayo lahat at nasa judgment day na tayo, yun na. Hindi na tayo papakinggan ng Diyos. Sasabihin niya, sino ka? Hindi kita kilala. So, anong oras na ba? Oh, yes, so, tatapusin ko na po yung live ko. Umaba lang ng humaba. Pasensya na po kasi hinihintay ko po si Sister Teresita na makapasok. Pero talagang wala. Hindi po talaga siya nakapasok. Kung ano na pinagawa ko sa kanya, pinapatay ko na yung cellphone niya, pina-restart ko na, ayaw pa rin. Pero yung ibang mga nakikinig, meron silang bring them on camera.
Hindi ko alam. Anyway, first time lang naman nangyari yan eh. Pagka inaano ko naman si sister, nakakapasok naman siya. So, abangan na lang po natin si Sister Teresita sa September 30. Siya po yung mag-special topic. Nawa, makapasok na siya. At sisikapin ko na StreamYard yung gamitin natin para mas malakas yung signal, no? And, ano pa, yon. So, ganun po, no? Sana, nakuha po niyo yung ibig ko sabihin, no? Ang message lang naman talaga ni Lord, sana sa atin na magsimula. Sana kay Sister Teresita na magsimula yung lahi ng mga sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Sana kay Sister Celia Felipe na magsimula yung na iniibig ang Diyos na higit sa lahat. Yun po yung talagang message ni Lord doon. Kung hindi mo nagsimula sa mga magulang mo, sa lolo at lola mo, ito na yung tamang panahon, ikaw na yung magsimula ng lahi na kung saan kahit wala ka na sa mundo, mababanggit pa rin yung pangalan mo ng kaapu-apuhan mo na ay, ito si Lola. Si Lola Teresita, si Lola Celia. Yan ang nagturo sa nanay ko kung paano magmahal at maglingkod sa Diyos. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, maraming salamat po sa muli pagpapaalala mo sa amin na kami ngayon sa panahon na ito ay gamitin mong magsimula ng isang lahi na pagmumulan ng kabutihan, paglilingkod, pagpamahagi ng iyong mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, ng mga mag-asawa na hindi nagkakasundo, nawa ikaw maging sentro nila, Panginoon. Dalangin ko din po yung mga asawang naghiwalay na, nawa, Panginoon, gumamit ka ng tao upang sila'y magkabalikan, magpatawaran. Pride lang naman po yan, Lord, eh. Kung isinusuko natin ang ating puso, tayo'y magkakaroon ng lahi na kamukha ng lahi ng Panginoon na puno ng kabutihan at pag-ibig sa Diyos. Dinadalangin ka pong familia ni Sister Teresita, Celia, Jocelyn, Cecil, Daisy, Ricardo, ni Brother Ed Miranda, Brother Daniel Degollado, Sister Mercy Viray, Jerry Viray, kanyang ina, kanilang pamilya. Dinalangin ko pong pamilya ni Brother Anthony Dorde, pamilya ng De Guzman, pamilya ng De La Cruz, pamilya Dorde, pamilya Abelia. Lord, lahat ng family, nawa, ikaw ang maging sentro. Gamitin ka nila bilang panimula, pagsisimula, para sa mga saling lahi, naroroon lagi ang iyong salita. Kayo din, Lord, dinadalangin ko po ang gawain nito, Word of God, Daily Gospel. Patuloy mo pong i-bless, Lord. Bagamat nagkakaroon ng sulit ng hadlang sa mga signal, pero Lord, salamat, nakapag-live po ako ngayon. At humingi din po ako ng panalangin sa inyo na ako'y bigyan ng Diyos ng kalakasang physical at lalo ng spiritual upang sa ganun lagi niya akong magamit in everyday gospel. Dalangin ko din po ang buong Pilipinas, ang buong mundo, ang kapayapaan, Lord. Marami nang magaganap sa buong mundo. Nawa, lakasan mo po ang aming pananampalataya. Magbalik loob na kami at magsisi. Gayun din po ang pananalangin ko sa mga may sakit. In Jesus name, physical, lalo na ang spiritual healing. Spiritual healing po ang live na Facebook nito. Ano mo po ang karamdaman natin, isuko natin sa Panginoon. At siya ang magpapagaling. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, nakasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami ang pahintulong sa tukso at diyan po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. So, konting announcement lang po. Monday to Saturday, 7 p.m. Sunday, 1 p.m. po ang Word of God Daily Gospel. Kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung pagninilayan natin. At everyday naman po, iba't iba yung ating guest preacher. Kamukha po ngayon, si Sister Teresita, hindi nga lang siya nakapasok. Pero, bukas po, iba na naman, ang ating preacher. I guess si Sabado, no? Si Brother Jerry na dati. Yun ang pagkakatanda ko, ha?
Tapos sa Linggo yata, si Brother Moises. Ayan. So, sana po muli, alas 7 ng gabi, gawin na po natin schedule ng pakinig. And, ayun po. Sa mga regular na nakikinig at nagsishare ng gospel, nire-record ko po yan. Natatandaan ko. Kasi once a month, magbibigay po ako ng mga souvenir items o giveaways. Kamukha ng mga mug, eco bag, foldable fan, white t-shirt, photo frame na may logo ng Word of God. So, kung sino man yun, papadala ko yun sa bahay nila. Kung kayo ay regular na nagsishare ng gospel, nakikinig, ayan, bibigay ko po yan. And then, ano pa? Sa December po, Christmas party natin online. December, anong date ba? December 11 po yata, yun o. Check ko na lang sa calendar. Ayun po, magtayo po ay mag-virtual Christmas party. Lahat po ng member ng Word of God. Kailangan member ka. Ang mechanics, kailangan member ka. Pangalawa, nakikinig ka at nagsishare ka. Pangatlo, tawag dito, mananalo po ng mga Gcash at mga items sa December. Yun po yun. Yun po yung bala ko. Kasi po, nung yung first virtual namin, Christmas party, puro mga preacher yung kasali. Hindi ko muna sinali yung mga members. Pero ngayon, sasali ko lahat. Preachers at saka mga members. So, I guess na magpo 400 na tayo sa group chat. Yun nga, kung gusto nyong sumali sa group chat namin, is ano nyo po ako, i-PM nyo po ako para isama ko po kayo. Para lagi nyo, para updated kayo sa mga activities. Tapos, sa September 25, meron po kaming face-to-face na gawain. Ang topic naman tungkol sa marriage life with God. Yun po, sa may giginto po yun. Announce ko na lang po pag malapit na malapit pa. And then, ano pa ba ang gawain? Ayun po, pagka first day of the month, pumipili po ako ng tatlong mga preachers sa iba't ibang lugar, nagkakaroon po ng panel discussion. Pagka September 15 naman, nag-i-invite ako ng pare, Catholic na pare. O pag hindi wala akong ma-invite dahil busy sila, ako po yung nagkakaroon ng special topic. Hindi po gospel, special topic. At pagkatapos na naman lagi ng buwan, pumipili naman ako sa mga preachers ng Word of God ng isa para mag-special topic. Kung ano yung gusto niyang topic, pwede niyang pwede ko siyang bigyan ng mga kahit 30 to 40 minutes para mag-gospel. Yun po hindi alas 7 yun ha. Usually, papatak yun ng 8:30 ng gabi pagkatapos ng gospel. Ano pa? Ayun po, marami pa pong balak Word of God na sana in the future i-bless tayo ng Diyos. Basta mag-umpisa lang po muna tayo sa pakikinig. Doon naman ako nang simula eh. Wala din naman akong alam dati. Nakinig lang ako nakinig, nagbasa, nagtanong. Ayun, unti-unti sa awa ng Diyos. May natututunan din ako sa mga kasamahan kong preacher. So, ganun lang po yung nagsisimula lang naman lahat sa maliit eh. Ang importante, interesado ka. Amen po. So, maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magpasalamat, tumingin ng sorry kay Lord. Amen. Para sana bigay po ni Lord yung Friday Gospel, September 9 naman. At muli-muli tayo magsama-sama. For the glory of the Lord. To God be the glory.